السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sa panahon pang kasalukuyan, maraming mga yumayakap sa pananampalatayang Islam sa buong mundo, partikular sa bansang Pilipinas, sa ating lugar. At yung mga nagbabalik Islam, pagkaraan nilang yakapin ang Islam, at habang sila'y nag-aaral, natutong haya nila mismo sa kanilang mga sarili na may mga iba't ibang paniniwala o mga sekta ang mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandirito yung sekta ng, sabihin natin, ng Salafia, ang iba naman Wahhabiya. Hindi po Wahhabiya, no, kasi yung tamang pagbikas doon ay Wahhabi, no, o kaya Wahhabiyun, o kaya yung Jama'a al-Wahhabiya. Bakit Wahhabiya? Sapagkat yung Wahhab, isa ito sa mga pangalan ni Allah. Ngunit hindi ito yung tatalakayin natin. Ano po? Ang tatalakayin natin, sino ba ang mga Salafiyun o yung As-Salafiya? Yung mga balik Islam, mga kapatid, particular, no, special ang mensahe nito sa mga balik Islam, sapagkat dahil sa kakulangan ng kaalaman at bagong Muslim nga sila, sila po ay nalilito kung sinong o saang sekta sila susunod. Samantalang ang sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di. Nag-iwan ako sa inyo anya ng dalawang bagay, kapag panghahawakan ninyo ito ng mabigat, kailanman kayo ay hindi maliligaw. Ito yung salita ni Allah, ang Quran at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, maraming mga balik Islam na nalilito talaga. Sabi nila, ano ba talaga yung tawag sa atin? Tayo ba ay Salafi o Wahhabi, Muslim o Ash'ari, Qadari, Kuburi? Marami. Ano po, maraming sekta na naglipana, na nagkalat, sapagkat ito ay binanggit sa banal na Quran. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan, sabihin mo Muhammad, ito ang aking landas. Ano po? Yung sirat, ito yung aking daan. Fattabi'u, sundan ninyo ang daan, ang paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at huwag ninyong susundan ang ibang mga daan, ang ibang mga aral. Ito yung sinasabi sa banal na Quran. Sapagkat kayo ay magkakawatak-watak. So malinaw sa banal na Quran, pinatunayan na magkakaroon ng iba't ibang sekta. Ito ay nabanggit sa propesiya. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhihi al-umma, ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay magkakahiwalay-hiwalay. Ano po? Ibig sabihin, magkakaroon ng iba't ibang sekta. Ilan ang bilang? 73. Sataftariqu hadhihi al-umma ala 73. No? 73 sekta. 73 na sekta ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluha finnar. Ang lahat ng sekta na yan ay sa impyerno, maliban sa iisa. At ito yung jama'a. Ito yung grupo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito rin yung nabanggit sa Quran na binasa natin kanina. Ngayon, sino ba sila? Ano po? Sino ba sila para sa kaalaman natin? Tulad ng ating binanggit kanina, hindi natin tatalakayin yung word na Wahhabi. Ano po? Sapagkat ibang paksa po ito. Ang tatalakayin natin ngayon yung mga Salafiyun. Una sa lahat, mga kapatid, sinasabi sa banal na Quran, huwa samakumul muslimina min qabal, sa Suratul Hajj. Ito ay sa last page ng Suratul Hajj. Siya ang nagbigay ngalan sa inyo, sa atin, na mga Muslim. Malinaw po sa banal na Quran na ang tawag sa atin ay mga Muslim. So sino ba yung mga Muslim? Sila yung sumusunod, sumusuko, tumatalima kay Allah ng ganap.
Kung ano yung kagustuhan ni Allah, sinusunod natin sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ginawa natin ito, tayo po ay matatawag na Muslim. Tayib. Yung word na salafi. Ayan, ito na itatalakayan natin. Yung word na salafi. Ang ya po rito, kasi meron itong ya. No? Kung tayo po ay nag-aaral ng Arabic, madali natin maunawaan yung katagang salafi. Ano po? Ang tawag sa ya dito, ito ay ya, yaun nisbi. Ibig sabihin, kapag tinawag na salafi, bumabalik siya sa mga salaf, yung mga naunang tao. Kasi yung word na salaf, yung mga nauna. Yung mga nagdaan, ano po? Ito yung pakahulugan ng salaf. Lalagyan mo ngayon ng ya, yung ya, salafi. Ito ay babalik ka, ibig sabihin, sinusunod mo yung mga naunang tao. Yung mga nakalipas na tao. At ang tinutukoy rito, yung mga sahaba, yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, at yung mga tabi'un at tabi'in. Sila po yung tinutukoy sa word na salafi. Tayib, bago natin talakayin yan, magbigay pa tayo ng halimbawa patungkol sa Arabic grammar. Ano po? Halimbawa, yung ya, kasi mga kapatid, pag sinabing ya, yung ilalagay mo siya sa isim, pwede siyang gamitin halimbawa sa isang tribo. Halimbawa, kapag ikaw ay taga Saudi Arabia, sasabihin mo al-U'taybi, as-Saudi, ano po, salahi yun, ibig sabihin Saudi siya. Al-U'taybi, mula sa tribo ng U'taybi, al-Harbi, sa tribo ng Harbi. Tausugi, mula sa tribo ng mga Tausug. Maranawi, mula sa tribo ng Maranaw. Ano po? At sa nasyon din, sa lahi, Filipini. Ito nga, ang ibig sabihin, siya ay isang Pilipino. Pakistani, ibig sabihin, Pakistan siya. Ano po? So yung yaun nisba, bumabalik siya minsan sa, depende po, sa tribo, sa jamaa, ano po, sa samahan at sa lahi. So, ibang paksa rin po ito. Pahapyaw po yung tinalakay natin patungkol dito sa word na salafi. So, ibig sabihin, bumabalik siya sa mga, sa yung ya dito, bumabalik siya saan? Sa word na, ito ay yaunisba, na bumabalik sa mga naunang tao. So, sino ba yung mga naunang tao na tinutukoy rito? Na salafi. Ang tinutukoy rito mga kapatid, sila po yung mga sahaba. Okay? At sila yung mga tabi'in. Maliwanag, ang sabi sa banal na Quran patungkol sa binanggit natin kanina, sabihin mo Muhammad, wa anna hada sirati mustaqima. Sabihin mo, O Muhammad, ito yung aking landas. So, isa lang yung landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa lang ang landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hada sirati mustaqiman. Sundan ninyo ang landas ni Allah, ang gabay ni Allah. Sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'u subul. At huwag ninyong susundan ang ibang mga daan. Ang tanong, papaano natin mauunawaan ang Quran kung iisa lamang ang gabay? Papaano natin maunawaan ang sunnah? Maliwanag ito mga kapatid, maunawaan lamang natin ang Quran at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaparaanan ng mga sahaba. Kung papaano nila inintindi at inunawa ang Quran, sumunod tayo sa kanila. Sapagkat sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Ang pinakamainam na panahon ang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat nakasama ng mga sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaksihan nila ang pagbaba ng revelasyon, at gayon din yung pinakamainam na sumunod na ang pinakamainam na panahon yung sumunod sa mga sahaba. So sila ni mga salafus salih at tabi'un. Ito na yung pinakamainam na panahon, sapagkat yung sumunod sa mga sahaba, ang tawag sa kanila tabi'un, sinundan nila, naabutan nila yung mga sahaba, yung mga nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam,
ang mga salaf, ang word na salaf, sila po yung sumusunod sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung word na salaf, ito po yung mga nakalipas, yung mga nagdaan, at sila yung mga jamaa, mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga sumunod sa kanila. Maliwanag? Sa madaling salita, kung papaano inintindi ng mga sahaba ang Quran, dapat ganun din natin uunawaan ang Quran. Sapagkat ang Islam, mga kapatid, ito ay ganap. Ito po ay kumpleto. Sinasabi sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ano po? Sa araw na ito, kinumpleto ko para sa inyo ang inyong relihiyon. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Ibig sabihin, ang relihiyon ay kumpleto. At ginawang ganap ni Allah para sa atin ang kanyang biyaya. Waradito lakumul Islam adina. At kinalugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Mga kapatid sa Islam, ang mga salafus salih, ang mga sahaba, ang buhay nila ay Quran. Araw, ang araw nila pagbasa ng Quran, ang gabi nila pagbasa ng Quran. Ito yung mga salaf. At yung mga salaf, yung mga sahaba, yung mga tabi-tabi'un, lagi silang nasa first saf. Lagi nilang naabutan yung takbiratul ihram, yung unang takbir ng imam, yung pagsabi ng Allahu Akbar. At sila ay nagpapaligsahan sa pagtawag ng adhan. Ngayon, may mga tao nagtutulakan, ikaw na mag-adhan. At yung mga sahaba, lagi nag-uunahan sa first saf. Ito yung mga salaf. Yung mga salaf o salih, mapagkumbaba sila, mapagmahal. Unang-una, kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapagmahal sa kanilang mga magulang, mapagmahal sa kanilang kapwa. Binababa nila ang kanilang sarili sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Katulad ng sinabi ni Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. O mga sumasampalataya, sino man sa inyo anya ang tatalikod sa Islam, so kausap niya amano, may mga taong, sila yung mga taong pinanganak na Muslim. Ano po, yung mga naniwala kay Allah, yung mga Arabo, sino man sa inyo ang tatalikod sa Islam, malinaw na may mga tatalikod talaga sa Islam. Hindi tayo kailanman kailangan ng Islam. Tayo ang nangangailangan sa Islam. At sinasabi rito, sino man sa inyo, marami. General to. Sino man sa inyo ang tatalikod sa Islam, fasawfa ya'tillahu biqawm. No? Word na qawm. Fasawfa ya'tillahu biqawm. So, ano po siya? Nakira. At yung nakira, tufid al-umum. Ibig sabihin, general din siya. Kapag tatalikod kayo sa Islam, magpapadala si Allah ng qawm, iba't ibang lahi na yayakap dito. Mamahalin sila ni Allah at mamahalin din nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung unang bagay na mapapala natin, ang pagmamahal mula kay Allah. Pangalawa, katangian ng mga tao na yon, yung mga salaf, adhillatin alal mu'minin. Sila yung mapagkumbaba sa mga kapwa nila mu'min. Ngayon, mga kapatid, maraming tao nag-aangkin sila na sila raw ay mga salaf. Ngunit, mayabang naman sila. Ano po? Mayabang. Oo, kinuha nga nila yung tamang aral, yung tamang akida ng mga salaf. Ngunit ang adab o yung kaugalian ng mga salaf, hindi nila kinuha. Allahu Akbar. Mahilig silang magpuna sa iba, sa kanilang kapwa, na parehas naman nakapag-aral, sa mga da'ya. Mahilig silang mamuna. Ngunit lagi nilang kinakalimutan ang kanilang sarili. Allahu Akbar. Ang marapat sa atin, kung tayo ay sumusunod sa mga salaf, yung kanilang akida, kinukuha natin ang kanilang aral, kunin din natin ang kanilang paraan kung paano sila sumamba kay Allah. Ang mga salafus salih, araw-araw nagbabasa ng Quran. Laging nasa first saf ang mga salafus salih. Ang mga salafus salih, mga kapatid, laging nagbibigay sa mga mahihirap, kahit wala na silang kayamanan, kahit nakakaunti lamang ang kanilang ari-arian, nagbibigayan sila. Mapagkumbaba yung mga salafus salih. Laging tahimik, akala mo suplado kasi hindi nagsasalita.
Ngunit bakit sila tahimik? Sapagkat ayaw nilang natatakot silang makapagsalita ng ikagagalit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala o makapagsalita ng bagay na walang saysay. Ito yung mga salafus salih. At yung mga salafus salih, mga kapatid sa Islam, ang ginagawa nila sa kanilang buhay, ano po, sa pang-araw-araw na buhay para kay Allah. Ngayon, maraming tao nag-aangkin na sila ay salafus salih. Tamad naman sa paggawa ng ibada. Ano po, partikular yung pagbabasa ng Quran. Yung pagbabasa ng Quran, iilan lamang sa kanila yung nagbubukas ng Quran. Nabubuksan lamang nila yung Quran sa Ramadan o di kaya tuwing Friday. Aib, wallah. Kahiyan ito para sa atin na tayo ay nagsasabing ng mga salaf tayo, pero yung ugali naman, napakasama. Yung dila naman, hindi maganda yung dila, yung lumalabas sa salita ng ibang kapatid natin, Allahul Musta'an. Gabayan natin sila, mga kapatid. Unang-una, kung gusto nating maipaliwanag sa mga tao ang kung sino ba yung mga salafus salih, tapos nangihikaya tayo na sumunod sa mga salafus salih, dapat i-general natin yung turo natin. Ano po? Paano general kapag ipinapangaral natin yung mga salaf, hindi lamang akida, kung papaano sumamba yung mga salafus salih, kung papaano yung pagdarasal nila, kung papaano ang kanilang ugali. Ano po? Kung papaano yung ugali nila. Ngayon, maraming mga tao na proud sila na salaf. Alhamdulillah. Maging proud ka na ikaw ay salaf na sumusunod sa mga sahaba, sa mga tabi-tabi'un. Ngunit, kumpletohin mo. Huwag lamang sa akida. Tandaan natin. Kailangan yung kanilang ibada. Papaano ang ibada ng mga salafus salih. Nakalimutan na ata natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktharu ma yudkhilul janna, ang pinakamaraming bagay na nagpapapasok sa paraiso, unang-una rito yung takot kay Allah, pangalawa yung husnul khulq, yung magandang pag-uugali. Yung magandang pag-uugali. Ngayon mga kapatid sa Islam, wallahi, nasaksihan ko ito. Maraming mga tao nakakalungkot isipin, ano po, maraming tao na nagsasabi sila na sila ay mga salaf, particular yung mga nakapagtapos sa ibang bansa, ano po, tulad ko, alhamdulillah, nakapagtapos dito sa Saudi Arabia ng Sharia, ang iba rito, kumbaga asabi, sinasabi nila, mas magaling kami kaysa sa inyo sapagkat graduate kami sa university na ito, ang iba naman, graduate dito. Ang iba graduate sa Sudan, graduate sa Egypt, graduate sa Jordan, sa Libya, sa Syria, sa Saudi, sa Dubai, sa Abu Dhabi, kumbaga pasikatan. Hindi ganyan ang Islam, hindi ganyan yung salaf. Kailanman ang mga salafus salih hindi nagpasikatan sa kanilang kaalaman. Ang mga salafus salih hindi sila nagpasikatan sa dami ng kanilang ibada, sa dami ng kanilang napasyahada, sa dami ng kanilang naggabayan sa Islam. Ngayon, pasikatan. Hindi ganito yung mga salaf, mga kapatid sa Islam. At kung gusto natin umanib o sumunod talaga sa mga salafus salih, kailangan kumpleto. Kumpleto. Akida, ibada, ugali, lahat. Sapagkat ang Islam, kumpleto ang ating reliyon. Ganap ang ating pananampalataya. Hindi tayo tulad ng ibang pananampalataya, kukunin ng ibang talata sa Quran, sa kanilang doktrina, at kinakalimutan yung iba. Ano po? Ang marapat sa atin, magtulungan, magpayuhan, at ipalaganap ang tamang manhaj, ang tamang aral ng mga sahaba radiyallahu anhum, yung pagdadawa ng may hikmah. Pag sinabing hikma, mga kapatid, ang sabi sa banal na Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, manawagan ka tungo sa iyong Panginoon, sa landas ng iyong Panginoon. Ibig sabihin, magdawa tayo. Bil hikma. Ang hikma, ang sabi ng mga ulama tungkol dito, wad'u shay fi mawd'ihi,
ang ilalagay mong isang bagay sa kanyang lugar. Ano po, kailangan may kaalaman. Kung sining kausap mo, ilugar mo kung saan siya nararapat. Ito yung paraan ng da'wa ng mga salafus salih. Kaya nga sila tinawag na salafus salih. So mga kapatid, kung gusto natin ipalaganap ang manhaj na ito, at ito naman talaga yung tama. Ito yung tamang landas, lalo sa mga balik Islam na nagtatanong na nalilito kung anong sekta ba ang kanilang susundin, ang sasabihin natin, isa lang, ang Quran at sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong dito, papaano natin susundin ang Quran at ang sunna? Lalo na hindi tayo marunong mag-Arabic. Sundin natin ang Quran at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa pamamagitan ng mga kilalang ulama, yung mga ulama na pagkakatiwalaan. Ano po? Yung mga ulama na pagkakatiwalaan. Sa panahon pang kasalukuyan, maraming mga tao na nag-aangkin na sila raw ay kabilang sa mga pantas sa mga ulama. Hindi po, huwag mong puriin ang sarili mo. Huwag mong iangat ang sarili mo, ihanay ang sarili mo sa mga ulama. Ang mga ulama, sino yung mga ulama? Malalaman mo ang mga ulama, unang-una, sa kanilang mga salita. Kung ang lumalabas sa kanilang bibig ay puro dalil mula sa Quran at sa Sunna, ayon sa pagkakaunawa ng mga salaf, ng mga sahaba, hindi sa kanyang pagkakaunawa. Mali po sabihin na sa aking pagkakaintindi, sa aking pagkakaunawa, wag. Wala tayong karapatan para magbigay ng bagay na ganyan. Wala tayong karapatan para magbigay ng ating opinyon patungkol sa Islam. Ano po? Sa relihiyon. Sapagkat ang relihiyon, ito ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga bagay na hindi natin alam, wag natin sasabihin na opinion ko, hindi. Babalik tayo sa mga ulama. Yung mga pantas na nakapag-aral at iginugol ang kanilang buhay sa pag-aaral, pagsasalisik ng kaalaman at pagdadawa. So magtanong tayo sa mga kilalang ulama, mga kapatid. Hindi ibig sabihin famous yung tao. Ano po? Hindi ibig sabihin famous o kilala yung tao, alim na siya. Hindi. Tandaan natin, maraming mga ligaw na maraming followers. Unang-una narito si Iblis. Ilan yung tagasunod ni Iblis? Yung mga lumipas na panahon. Ilang libong taon na yung lumipas, ang dami niyang followers ni Iblis. Hanggang ngayon. At sa susunod pang henerasyon. Hindi po ba? Napakarami. Kaya hindi basihan yung dami ng followers. Ako mga kapatid, parangkahan tayo. May mga tao nagsasabi, bro, pag halimbawa makita ko sa kalsada dito sa Saudi Arabia, nasabihin nila, Brother Hamza, yung iba pa tinatawag tayong ustad, yung iba pa tinatawag tayong sheikh, pero hindi tayo ustad, hindi rin ako sheikh para sa kalaman ng iba. Sa lahat, ako po ay estudyante lamang hanggang ngayon, kapatid nyo sa Islam, normal na Muslim lamang tayo, kung ano yung alam ko, ibinabahagi ko lamang. Huwag niyo sasabihin na followers ko kayo, si Fulan, followers tayo ni Fulan. Huwag, lahat tayo ay followers ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung utos sa atin. Sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring taga-subaybay o maaring taga-panood. Pero yung sinusundin mo talaga siya, huwag. Ang susundin lamang natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumukuha tayo ng aral, pwede. Sa isang sheikh, sa isang guro, pwede 'yun. Ngunit yung sasabihin natin, nakapokus tayo sa isang tao, sa isang sheikh, huwag ganun mga kapatid. Ano po? Kunin natin yung mga aral ng mga ulama na alinsunod sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, pipiliin din natin kung sino ba yung mga ulama na pinagkukuhanan natin ng kaalaman. So may nagtanong dito, at para sa kalaman din ng lahat, ako po wala po akong karapatan magbigay ng fatwa. Wala po akong karapatan magbigay ng
ng hatol. Ano po? Hindi po ako alim. Hindi rin scholar ng Islam. Estudyante lamang ako. Hanggang ngayon po nag-aaral ako. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po ako. So, matagal na ako nag-aaral, hanggang ngayon nandito pa rin. Kaya may mga yung mga nagtatanong sa inyo, minsan marami nagtatanong sa ating page, hindi ko nasasagot. Minsan at ang iba naman di ko na-open kasi marami nagtatanong talaga. Mayroon ako sa inyong sasabihin na maaari yung pagtanungan yung sheikh ko at nakapag-aral ako sa kanya, Tagalog, si Abu Maher Laksaman. No, i-research niyo sa Facebook Abu Maher Laksaman o di kaya naman si Dr. Nabil. Hindi, Dr. Nadir. Isa po siyang Maguindanon at yung si Abu Maher, isa po siyang Maranao. Maaari po kayong magtanong sa kanila. At sa mga tausog naman na maaari yung pagtanungan, ano po, maraming may mufti dyan sa may mga nakapag-aral na nag-graduate sa Madina ng mga tausog at marami po sila. Ako po, wala po akong karapatan magbigay ng fatwa para po sa kalaman ng lahat. Minsan sumasagot tayo, pero yung sagot natin, kinuha rin natin sa mga sagot ng mga ulama. Nagkataon lamang yung tanong nyo, nangyari nung unang panahon, nangyari sa kasalukuyan na sinagot ng mga ulama dito sa Saudi Arabia, at ibinahagi ko rin po sa inyo. So, hanggang dito na lamang, nawa tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawa. At biyayaan niya tayo ng tamang kaalaman, yung aral na kung saan ito yung aral na gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mong matuto sa Islam, una ang dapat mong gawin, manalangin ka kay Allah. Manalangin ka kay Allah. Sapagkat ang nagbibigay ng kaalaman, hindi po ang inyong mga ustad, hindi po yung mga masyayikh, hindi po yung mga ulama. Ang nagbibigay ng kaalaman, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah yu'allimukumullah. Matakot kayo kay Allah. Ano yung resulta kapag tayo natakot kay Allah? Tuturuan niya tayo. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Matakot kayo kay Allah, tuturuan niya kayo. Huwag mo sasabihin matanda ka na o di kaya abala ka. Wala. Walang imposible kay Allah, tandaan mo. Walang imposible kay Allah. Kapag ginusto niya ang isang bagay, mangyari at mangyayari ito. May nagtanong, sino daw yung pwedeng pagtanungan kapag Tagalog or Balik Islam? Sinabi natin kanina si Dr. Nadir. Si Dr. Nadir, pwede siyang pagtanungan. At si Sheikh Muhammad Ali Granaderos, pwede rin siyang pagtanungan patungkol sa Islam. Muhammad Ali Granaderos. I-type niyo po sa Facebook. O di kaya si Abu Nabila Valiena. No? Graduate siya sa saan? Sa Jamiatul Islamiyah sa Madina, alhamdulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay kapatid na Sam Sultan. La ilaha illallah. Wa alaikum salam kay Muhammad Ali. Dito sa amin sa Saudi Arabia, noong oras na 5:52 a.m. Ano po? 5:52 a.m. dito sa amin. Mashallah, wa alaikum salam, rahmatullah kay sister ano, Ham Sinira na kay nakasama namin sa Hajj this year. Mashallah, mashallah. Wa alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh kay Abdul Salim. Kay Abdul Salam, inshallah Abdul Salam pangalan niya. Mashallah, tabarakallah. Wa alaikum salam kay Hashim, mashallah na nasa Dubai, at kay Abdul Haq na nasa Dubai din. Mashallah, mashallah. So
So, inshallah subhanahu wa ta'ala, yung mga ngayon lamang nakapasok sa ating live, maaari nyo pong i-review mamaya itong live natin para kapulutan natin ng aral kung sino ba yung mga salafus salih. Kasi marami nga pong nalilito kung sino ba yung mga salafus salih. Ano po? At inshallah, nagbigay tayo ng pahapyaw patungkol dito. May nagtanong si LJ Lovely Morante Aguilar. Mashallah, siguro isang balikisla mga kapatid natin. Assalamu alaikum ustad. Pwede ko po ba itanong kung totoo na kapag papasok sa CR, na sa palikuran, ay uunahin ihakbang ang kaliwang paa? Salamat po sagot. Opo, kapag tayo ay papasok sa palikuran, uunahin natin gamitin ang ating paa. At kapag lalabas tayo, ang unahin natin ay ang kanan. Kapag papasok naman tayo ng bahay, ang unang ipapasok natin, kanan. At kapag lalabas tayo ng bahay, ang unang gagamitin natin paglabas ay ang ating kaliwa. Kapag papasok tayo ng masjid, ang unang gagamitin natin ay ang kanan. At kapag lalabas tayo ng masjid, ang gagamitin natin ay ang kaliwa. Wallahu alam. Si Muhannad, mashallah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, na nanonood sa Abha. Mashallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Jamal Dalman na Palumpum Leyte, mashallah. At kay Ismail Usman, mashallah. So, nandito po tayo ngayon sa Buraida. At mashallah. Si Jan Ali, kusipag inshallah kahit sa message mo personal, baka kasi maligaw at ako at makaligaw ako ng kapwa. Syukran. Ano yung sabi mo kapatid Jan Ali? Tanong ko po, kung sarili mong magulang ay iba ang akida tas ikaw naghahanap ng totoong akida at hinahadlang ang kanila, susundin pa din po ba ang gusto nila? Ang sabi sa banal na Quran, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod anya ang magaganap sa isang nilikha, sa isang nilalang, kung ang kanyang inuutos ay paglabag sa kautosan ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang mga magulang halimbawa ay hindi Muslim, o may ibang akida at yung anak nila ay naghahanap ng kaalaman, naghahanap ng tamang akida, iparating natin sa ating mga magulang ng may hikma, ng may wisdom, may paggalang at pagrespeto na mali ang kanilang akida. Ano po? Kung tayo naman ay natatakot na baka magkaroon tayo ng gap, manawagan tayo sa ibang tao, kumausap tayo ng ibang tao na mas matanda at mas kilala, nakakausap para da'wa ng ating mga magulang nang sa ganun, mabago ang kanilang akida at mapunta sa tamang paniniwala. At unang-una, syempre, yung panalangin kay Allah. Ipanalangin natin, ipagdua natin ang ating mga magulang habang buhay sila, at kahit wala na sila sa mundo, ipagdua pa rin natin sila, ipanalangin pa rin natin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag buhay sila, ipanalangin natin sa kanila ang gabay. Ano po? Kapag sila ay mga Muslim, patawarin ni Allah ang kanilang mga kasalanan at bigyan ng magandang pangwakas ng buhay dito sa mundo, pahabain ang kanilang buhay at ilayo sa lahat ng uri ng sakit. Ano po? Kapag hindi naman Muslim, gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, na nanonood sa Medina, mashallah, si kapatid na Zain. May nagtanong si Hani Laping, pwede po bang mag-cellphone habang nasa CR? Wag kang gagamit ng cellphone kapag ikaw ay nasa CR. Bilisan mo, no? Kapag nasa palikuran ka, bilisan mo matapos na mairaos ang iyong pangangailangan at lumabas ka agad sa CR. Wag kang magpatagal at ikaw ay gagamit pa ng cellphone. Mashallah. May katanungan pa po ba? Salam. Si Muhammad Bilal Jaspe,
na nasa Batangas. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At kay Hamran. Wa alaikum assalam, mashallah. Hi there. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamat ang kapatiran Muslim. Salamat wa rahmatullahi. Pasensya na minsan kung natatakpan ko yung bibig ko kasi hindi ko alam kung ano tawag dito. Laging nagtawag dito, nagda-dry yung labi ko sa Saudi Arabia. Allah almustaan. Ilang taon nang ganito. Tuwing nagbabago yung climate, hindi ko alam. Minsan dumarating lamang ng biglaan. Baka may idea kayo paano gumaling yung ganito. Tanong ni Adil Taladro, brother, pwede ba ako magsalam sa taong nagdidikir sa masjid? Pwede po, walang problema. Kay Muhammad Gagil Sabdullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, naway hindi po ako Sheikh, hindi rin po ako Ustad, yan ang totoo. Mashallah si Musa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh na nanonood sa Dasmariñas, Cavite. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Si Nash. Ah, mashallah. Kawanan kung anong oras ako nag-live. Wala eh. Walang specific kasi hanggang ngayon nagla-live lang tayo minsan kung kailan natin gusto. Allahu musta'an. Pero inshallah magkakaroon tayo ng DARS na i-announce natin sa Facebook na pag-aaral. Ano po? Magkakaroon tayo ng pag-aaral bid nila subhanahu wa ta'ala sa aqida at sa fiqh bid nila at sa Arabic language din inshallah subhanahu wa ta'ala. Tanong ni Jamila Hapil, magtanong po Ustad, ako ay tausog, mashallah. Ang kapatid ko po ay pinapaalahanan ko po, bawal kainin ang balot. At ang sagot po niya sa akin, halal daw ang balot kaysa sa manggol. Santo? Magnolia? Nalito ko rin ah. Ibig sabihin, kinumpara niya yung magnolia sa balot. Sabi niya, Ustad, salamat po. Ang pagkain ng balot, ito po ay kabilang sa mga ipinagbabawal ng Islam. Ito po ay kabilang sa mga maita. Yung nasa loob nito, hindi nakatay, at may buhay na siya, may kaluluwa na. Pero kung yung penoy, pwede pong kainin yan. Tinalaki na po ito ng mga maraming ulama na mga Pilipino at ngayon din dito sa Saudi Arabia. Pinag-aralan nila ito ng maigi at ang fatwa nila, ito po ay haram. Ano po? Wa alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh kay Brent. Masha'Allah na nakasama natin sa Hajj. Si Jane. Abu Afia. Masha'Allah Abdullah. Bid nila. Masha'Allah makapunta tayo sa lugar ninyo. Wa alaikum salam kay Rowena. Sunna po ba ang si Salahuddin ang paghahanap sa ma'mun after magsalam sa salah? Pagharap. Pagharap. May nagtanong kung sunna po raw yung pagharap sa hindi ko maintindihan ma'mun sa sala. Ano ba? Yung imam ba? Yung tinutukoy po yung imam halimbawa tapos imam siya bigla siyang haharap sa sala o yung kapwa ma'mun. Allah alam, hindi ko pwedeng ulitin mo kapatid yung ano, yung katanungan mo para mas maintindihan natin. So, ang ganit na lamang, wallahu alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.